iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong awiin ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan at patawarin mo ang aking kasalanan. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong awiin ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Halina tayo magdiwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha ko nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan nawa tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga nagawang kasalanan, at patnubayan tayo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo kami maging handa para sa Pasko ng pagkabuhay ng iyong anak upang ang aming inakungkusang pagtitiis ay magbunga ng wagas na pagmamalasakit sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Sinasabi ng Panginoon, kung ang isang taong masama ay tumalikod sa kanyang kasamaan, sumunod sa aking mga tuntunin at gumawa ng mabuti, siya ay mabubuhay. Kakalimutan na ang lahat ng nagawa niyang kasamaan at mabubuhay siya dahil sa kabutihang ginawa niya sa bandang huli. Hindi ko ikinasisiya ang kamatayan ng masama. Sabi pa ng Panginoon, ang ibig ko nga, siya'y magsisi at magbagong buhay. Ngunit, kung ang isang taong matuwid ay magpakasama at gumawa ng mga kasuklam-suklam na gawain, hindi siya mabubuhay. Mamamatay siya dahil sa kanyang pagtataksil at sa kasalanang nagawa. Mawawala ng kabuluhan ang lahat ng kabutihang ginawa niya noong una. Marahil ay sasabihin ninyong hindi tama itong ginagawa ko. Makinig kayo, mga Israelita. Matuwid ang aking tuntunin. Ang pamantayan ninyo ang baluktot. Kapag ang isang taong matuwid
ay nagpakasama, mamamatay siya dahil sa kasamaang ginawa niya. At ang masamang nagpakabuti at gumawa ng mga bagay na matuwid ay mabubuhay. Dahil sa pagtalikod sa nagawa niyang kasamaan noong una, mabubuhay siya, hindi mamamatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hiling namin iyong limutin tanang kasalanan namin. Hiling namin iyong limutin tanang kasalanan namin. Sa gitna ng paghihirap, tinawag ko'y Panginoon. Panginoon, ako'y dinggin pagka ako'y tumataghoy. Dinggin mo ang pagtawag ko't paghingi ng iyong tulong. Hiling namin iyong limutin tanang kasalanan namin. Kung ikaw ay may talaan nitong aming kasalanan, lahat kami ay tatanggap ng hatol mong nakalaan. Ngunit iyong pinatawad, kasalanan ay nilimot. Pinatawad mo nga kami upang sa iyo ay matakot. Hiling namin iyong limutin tanang kasalanan namin. Sabik akong naghihintay sa tulong mo, Panginoon, pagkat ako'y may tiwala sa pangako mong pagtulong. Yaring aking pananabik, Panginoon, ay higit pa sa serenong naghihintay ng pagsapit ng umaga. Hiling namin iyong limutin tanang kasalanan namin. Magtiwala ka, Israel. Magtiwala sa iyong Diyos. Matatag at di kukupas ang pag-ibig niyang dulot. Lagi siyang nahahandang sa sino man ay tumubos. Ililigtas ang Israel yaong kanyang mga hirang. Ililigtas niya sila sa kanilang kasalanan. Hiling namin iyong limutin tanang kasalanan namin. Magsitayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Sinabi ng poong mahal, kasamaan ay layuan, kasalan ay pagsisihan. Kayo ay magbagong buhay, magbalik loob na tunay. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga iskriba at mga pariseyo, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng Diyos. Narinig na ninyo nung una na inutos sa mga tao, huwag kang papatay. Ang sino mang makamatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit kayo'y nagsinasabi ko sa inyo, ang mapopoot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang humamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa Sanhedrin.
At ang sinumang nagsabi sa kanyang kapatid, ulol ka, ay mapa sa apoy ng impyerno. Kaya kung maghahandog ka sa Diyos at maaalala mo na may masama ang loob sa iyong kapatid, iwan mo muna ang iyong handog sa harapan ng dambana at makipagkasundo ka sa kanya, saka ka magbalik ng handog sa Diyos. Kung may magsakda laban sa iyo sa hukuman, makipag-ayos ka sa kanya habang may panahon bago kanya iharap sa hukom. At kung hindi, ibibigay niya sa hukom na magbibigay naman sa iyo sa tanod at ikaw ay mabibilanggo. Sinasabi ko sa inyo, hindi ka malakakalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang kusing. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po muna tayong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kayo po ba ay nagagalit? Kayo po ba'y umiinit ang ulo? Kapag ba nakakita kayo ng mga taong galit na galit ka, gusto mong sapakin? Gusto mong sakalin? Gusto mong bugbugin? Ganyan po ang galit. Ang galit, nakakapangit, lalo ng ugali. Mga kapatid, saan ba tayo dinadala ng ating galit? Hindi ba't sa kasalanan? Kaya po, kung pabalikan po natin ang unang pagbasa, sino ang makapupunta ng langit? Sino ang maliligtas? Ang mga taong gumagawa ng mabuti. At ang gumagawa ng tanang masama ay hindi makapupunta sa langit na tinatawag. Kaya mga kapatid, magpapadala ka ba sa galit? Lalo sa mga maigsi ang pasensya, sa mga maigsi ang pisi. Pagpasok pa lang sa simbahan dito, masikip, nagalit ka kaya sa katabi mo? Bago ka sumakay ng LRT sa karyeto, nakipagsiksikan ka, naunahan ka sa pwesto, uminit ba ulo mo? Pupunta tayo sa loob ng simbahan. Gusto natin ng kapayapaan. Pero bago natin nakuha ang kapayapaan, nakipagkagalit ka muna mula Karyedo papunta sa Quiapo Church. Mga kapatid, isang malaking kabalintunaan sa atin bilang isang Kristiyano na nagpapahayag tayo ng kabutihan, na nagnanais tayo makapiling natin ng Diyos, pero kinamumuhian mo ang iyong kapwa. Lalo't higit ang iyong kapatid, lalo't higit ang iyong kamag-anak, lalo't higit ang iyong kapamilya, lalo't higit ang iyong kapitbahay. Kasi mga kapatid, ngayong panahon po ng Kwaresma, tinatawagan tayo ng Diyos na maging totoo. Huwag ka nang makipagplastikan. Huwag ka nang makipagmatigasan. Sa kabila po ng lahat ng galit at puot natin, ano ang hangad ng Diyos sa iyo? Di ba? Pagpapatawad. Di ba? Pangunawa. Di ba? Pagtanggap. Ito po mga kapatid ang tinutukoy ng ating Panginoon eh. Huwag tayong magpadala sa puot, sa galit, sa kaiksian ng ating pasensya, bagkus piliin natin ang pagbabago ng ating puso, ang pagtalikod natin sa kasamaan, ang pagsisisi natin sa ating mga kasalanan, ang pagtanggap natin sa mga taong nakasakit sa atin. Sapagkat mga kapatid, isang pundasyon ng Kwaresma ay pagpapatawad. At ang isang taong marunong magpatawad, walang galit sa kanyang puso, walang galit sa kanyang kalooban. Tatanungin po nga po natin eh, ang Panginoong Hesus nga eh, pinapasan natin ang krus, ipinako natin sa krus, pero nagalit ba siya sa atin? Isinumbat ba niyang lahat ang mga grasyang binigay niya sa mga tao? Isinumbat ba niyang lahat na pinagaling kita? Pinatawad kita? Bakit mo ako ginaganito? Pero mga kapatid, ito ulit-ulit ko po itong sasabihin palagi para maunawaan natin ang pagpapatawad. Hindi pa ang Diyos
ang ating Panginoong Jesucristo, ang Jesus Nazareno, ang lagi niyang sinasabi, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Sapagkat mga kapatid, ang pagpapatawad ay napakahalaga. Bago tayo humarap sa Panginoon, bago tayo maghandog sa simbahan, bago tayo humarap sa Jesus Nazareno, ang una muna nating gawin, patawarin ang mga taong nagkasala sa atin. Patawarin ang mga taong nakasakit sa atin. Unawain natin sila. Sapagkat mga kapatid, mas mabuti nang tayo yung nagpapatawad kaysa tayo yung humihingi ng tawad. Dahil ang marunong na taong nagpapatawad, panigurado walang galit sa kanyang puso. Sapagkat ang kanyang sinasabuhay, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Ito, mga kapatid, ang bastaga ng lahat. Ito ang sukatan ng kaharian ng Diyos. Ito ang pamantayan ng ating Panginoong Hesukristo, ang pagpapatawad, ang pagpapakumbaba, ang pangunawa natin sa kapwa upang matamo natin ang kapayapaang ito na hangad sa iyo ng ating Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, damhin natin ito. Tanungin natin ang ating mga puso. Ano ba ang kinagagalit ko? Ano ba yung nagbibigay sa akin ng tinik para magalit sa aking kapwa? Ipatanggal natin to sa Diyos. Ipatanggal natin to sa Jesus Nazareno upang maging totoo tayo at maging tapat tayo at maging kalugod-lugod sa kaharian ng Diyos. Sa ngala ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, lapis ang pagkabigo at pagkamuhing na mamagitan sa mga tao. Labis na pagtatalo-talo at pag-aaway-aaway. Hilingin natin sa Diyos na pagkalooban tayo ng kapangyarihan na maging tagapaghilom. Sa bawat panalangin nating tutugon, Ama, biyayaan mo kami ng kapayapaan. Ama, biyayaan mo kami ng kapayapaan. Ang simbahan naway maging kasangkapan ng pagkakasundo, pagpapatawad, pagpapagaling at pagkakaisa ng mga tao at bansang nakikipagdigmaan. Manalangin tayo. Ama, biyayaan mo kami ng kapayapaan. Ang mga pinuno ng pamahalaan naway magpasimula ng mga proyektong magtataguyod ng katarungan, kapayapaan at pagkakaisa sa mga tao. Manalangin tayo. Ama, biyayaan mo kami ng kapayapaan. Atin nawang iwasan ang paghihiganti, karahasan at pag-aaway na bunga ng hidwaan, ideolohiya o pananampalataya. Manalangin tayo. Ama, biyayaan mo kami ng kapayapaan. Tayong lahat naway matutong magpatawad mula sa puso. Manalangin tayo. Ama, biyayaan mo kami ng kapayapaan. Tahimik nating itaas sa Diyos ang ating mga kahilingan at panalangin para sa banal na misang ito. Diyos na aming Ama, tulungan mo kaming makita ang bawat isa ayon sa iyong paningin upang tanggapin at itaguyod namin ang isa't isa alang-alang sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis, di masukat ang galak ko, pagkat aking iniisip.
handog ng iyong bayang sumasamo, humihingi ng patawad mo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na niloob mong magdulot ng iyong pakikipagtipan upang ito'y aming mapanabikan bilang tagapagbigay ng iyong paglingap at pagmamahal sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na kay aming pasalamatan sa pamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Sa pagbabakasakali mong kami bubuti, isinugo mo si Hesukristo upang pangunahan kami bilang pagsunod sa iyong atas sa bigay. Ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na ang mga alipit dukhay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong aming maisaloob, ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa'y lagi kaming makasunod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoon, Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadalian mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan.
Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo po namin na kami magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng Mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng pusong si San Jose, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay din sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Bilang isang bayang buklod ng pag-ibig, sama-sama po nating dasalin panalangin itinuro sa atin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos,
na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pagsanggalang nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo hanggang sa buhay na walang hanggan. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister, sumunod po tayo. Maraming salamat po. Ang iyong
ikilog. Tuklasin mo totoo. Tunay mong pagkatao. Sa tanging tawag mo, pag-ibig kong ito, isang pananabik sa puso ko. Sa iyong pagbabalik sa piling ko, puspos ng pagsuyo, manahimik at makinig kat maging akin muli. Sa tanging tawag mo, pag-ibig kong ito, isang pananabik sa puso ko. Sa iyong pagbabalik sa piling kong puspos ng pagsuyo, manahimik at makinig kat maging akin muli. Announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na po ang ating mga ministry-mandated organization, HDN, at iba pang grupo o samahan ng ating simbahan sa ating ikatlong Lenten Recollection sa darating na February 27, 2024, Martes, sa ganap na ikapito ng gabi. Dito po sa ating simbahan, ang ating tagapagsalita sa araw na ito ay si Reverend Father Dave Concepcion, Mission Station Priest, Santo Niño de Paz Chapel, Greenbelt, Makati City, na may temang Poong Jesus Nazareno sa Mukha ng Kapwa, Series 3, Nangungulila. Ang Nazarene Catholic School ang paaralan po ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno ay tumatanggap ng mag-aaral mula sa preschool hanggang senior high school para sa school year 2024-2025. Sa mga mag-aaral na papasok para sa grade 1 at grade 7, ang paaralan po ay magbibigay ng libreng mga libro sa darating na pasukan para sa taong 2024-2025. Mayroon din pong academic discount sa mga mag-aaral na kabilang sa top 10 na papasok ng grade 1 at grade 7. Meron din pong matatanggap na 13,000 ESC subsidy ang mga grade 7 na patuloy na matatanggap hanggang sa sila ay makarating ng grade 10. Bukod pa po dito, ang lahat ng mga mag-aaral na papasok bilang grade 11 mula sa public school ay maaari pong mag-enroll ng libre at wala nang babayaran hanggang sa siya ay matapos ng senior high school. Para sa karagdagang impormasyon, maaari kayong mag-message sa The Nazarene Catholic Schools Facebook page para sa iba pang tulong pang edukasyong pinansyal, diskwento at mga scholarship. Maaari ninyong tawagan ang mga sumusunod na numero: 8733-9929,
0944-5609-0966-211-2152. Inihahandog po ng Simbahan ng Quiapo ang Nazarene Medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Mabibili pa rin ang ating opisyal na imahen ng Jesus Nazareno. Ang large size ay nagkakahalaga ng 2,500 pesos. Ang medium size ay 1,000 pesos. At ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito ay mabibili lamang sa ating parish finance office. Ang manlilikumpo ng pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Ang oras ng finance office ay ang mga sumusunod: Lunes hanggang Webes at Sabado, 8 a.m. to 5 p.m. Biyernes at Linggo, 7 a.m. at 6:45 p.m. Pagkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pagbansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang banal na pakikinabang namin ngayon ay magdulot nawa ng kagalingan sa aming nauukol at pagkadalisay ng aming makasalanang kahapon. Kami naway laging makasalo mo sa habang panahon sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Muli po sa inyo pong lahat ng mga nagsimba, mga nag-alay po ng pamisa, mga naglingkod po dito sa ating parokya at pambansang Dambana, maraming salamat po sa inyong lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sang katauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala lang mga imahen at dasalan sa pamagitan ng bendisyong ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ika'y kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.